Hello guys! This is Donna again and welcome back to my channel. For today's video, ang gagawin ko po ay bukayo. Ayan, so ito po yung mga ingredients na kakailanganin natin. Una, buko. Yung buko guys, kailangan yung malambot lang siya. Shredded na rin. Ayan, kung makikita nyo. Malambot lang siya. Kapag bumili kayo guys, ang sabihin nyo yung pang salad. Next is yung gata. And lastly, yung ating brown sugar. Tapos, kakailanganin din natin guys ulit ng jar. Lagayan natin ng ating bukayo. And oo nga pala guys, yung sa gata, yung sa akin, yung napiga na siya ulit. Yung sa palengke guys, pwede nyo na siyang ipapiga pagka bumili kayo ng gata or yung nyog. Pero pwede rin kung gusto nyo guys, kung talagang wala kayong choice, pwede rin yung nakalata na lang siya sa supermarket. Pwede rin po yun. So, ayun guys, umpisahan na po natin. So, ayan guys, nilagay ko na yung ating pot. So, ang una kong ilalagay is yung gata. Kailangan yung apoy natin guys, nasa medium lang siya. Medium to low heat. Ayan, so ilalagay ko na yung ating gata. Ayan. And then, haluin lang natin siya, guys. Tapos, isusunod na rin natin, guys, yung brown sugar. Ayan. Tapos, haluin lang natin siya guys ng haluin hanggang sa ma-dissolve yung ating brown sugar. Kung gusto nyo guys na matamis yung inyong bukayo, pwede nyo pang dagdagan yung brown sugar nyo. Sa akin kasi, ang ginamit ko is yung 1/4 lang na brown, tapos hinati ko pa siya. Tapos, yung gata na ginamit ko, guys, yung isang nyog, tapos ipinapiga ko siya. So, ayan, kailangan haluin natin siya constantly para hindi mamuo yung ating gata. Medyo lakasan lang natin ng konti yung apoy. Tapos guys, pag kumulo na yung ating gata, ilalagay na rin natin yung ating buko. Ayan, so dadagdagan ko yung brown sugar ko kasi gusto ko makulay na makulay yung aking bukayo. Dadagdagan ko pa guys yung aking brown sugar. So ayan. Thank you.
Ayan, so kumukulo na siya guys. Pwede na natin ngayong ilagay yung ating buko. So, ayan guys. Tapos, stir lang natin siya hanggang sa ma-absorb na nung buko lahat yung ng ating ano liquid. Tapos magko-coat na rin guys yung sugar dun sa ating buko. Yan. So wag lang natin siya guys papabayaan na yung sobrang kulo. Kailangan tama lang siya. Tapos alagaan din natin siya sa halo. Kailangan continuous lang yung paghalo natin sa kanya para hindi masunog yung ilalim. Yan. So, kung mapapansin nyo guys, kumukulo na siya. Yan. So, haluin pa rin natin siya guys ng haluin para hindi masunog yung ilalim. Tapos, ganun pa rin guys, same process lang, ulit-ulitin lang natin siya ng haluin hanggang sa mawala na yung liquid. So ayan guys, kung mapapansin nyo, na-absorb niya na yung ating liquid, konti na lang. So kailangan pa natin siyang pakuluan ng mga ilang minutes pa hanggang sa totally mawala na yung ating liquid. Kung mapapansin nyo rin guys, yung ating buko, ayan, yung kaninang color white, nagiging brown na siya. So, ibig sabihin, na-absorb na talaga niya yung ating nilagay na brown sugar. Ayan. Mga ilang minutes pa, tapos pwede na natin siyang tanggalin sa apoy. So, ayan, hayaan lang muna natin siya guys na kumulo pa ng mga ilang minuto pa. So, ayan guys. Kung mapapansin nyo, wala nang liquid yung ating buko. So, na-absorb niya na lahat ng liquid na nilagay natin kanina or yung gata. Tapos, iba na rin yung color niya. Color brown na siya. So, yan yung gusto nating ma-achieve na texture. Yan yung gusto rin nating maging color niya. So, yan. At this point, pwede na nating patayin yung ating apoy. And then, papalamigin lang natin siya guys ng konti. Tapos, pwede na natin siyang ilipat sa jar. So, ayan guys. Luto na ang ating bukayo. Ayan. Kung makikita nyo guys, ayan, medyo nagmamantika siya. Dahil yan sa gata na nilagay natin. Ayan. So, ayan guys, luto na siya. And, gawin nyo rin siya guys. Try nyo siya sa inyong mga bahay. Pwede siyang pangpalaman at pwede rin panghimagas lang. Ayan. Kung ang sarap niyan guys. So, palamigin lang natin siya ng konti guys and then ilalagay natin siya sa jar. So, ayan. Nilagay ko na siya guys sa jar. Ayan, kung mapapansin nyo. Ayan, para siyang coco jam. Ayan, so ilalagay lang natin siya sa ref. And then, pag lumamig na siya, pwede na natin siyang pang palaman. So, ayan. So, thank you guys for watching. And please, don't forget to subscribe para sa mga bago lang sa channel ko. At pakiclick na rin guys yung bell button below para update kayo sa mga iba pang recipes na gagawin ko. So, thank you guys again and bye-bye!